Hello guys, welcome to my channel. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang forward reverse using remote control. Ang function niya guys, pag i-on natin ang remote, tatakbo ang forward. Pag i-off natin, mamamatay. Pag i-on natin ulit ang remote, tatakbo ang reverse. Pag i-off natin, mamamatay. Ngayon ang tanong dyan, saan naman ito pwede gamitin? Pwede ito gamitin guys, sa gate natin, sa gate ng company, pwede din sa shutter door o roll up door, yung tumataas at bumababa. Pwede rin gamitin ito. Kunting paalala lang guys para sa mga baguhan. Pag umaangat na po yung kaalaman natin sa electrical, stay humble lang po tayo. Huwag po tayong magyabang. At huwag din natin ikumpara ang gawa mo sa gawa ng iba. As long as nakikita mo naman na yung gawa ng iba gumagana, huwag po natin siyang paghinaan ng loob, bagkos ating iangat siya na magpatuloy. Ang ganito kasing electrical technician kasi, ay hanap buhay ang ating piniperform. Dapat matuto po tayong magpapakumbaba. Huwag po nating sabihin sa ating sarili na mas maganda ang gawa ko, sa kanya ay hindi. Huwag pong ganun, as long as nakikita mong gumagana. Ang tawag doon guys ay respeto sa isa't isa. Irespeto mo bilang ka-electrician mo, irespeto mo ang kanyang capability. Kasi sa kliyente kasi, nadidepende ka sa pera na ibibigay sa'yo. Halimbawa ngayon, ang kliyente mo nagbibigay ng budget sa forward reverse na gagawin mong control. Maliit lang naman ang budget niya. Ang gagawin mo, yung sa budget na angkop doon na gagawin mong control. Ganun ka dapat mag-design bilang electrical technician o electrician. Ngayon, sa ibang banda naman, kung ang kliyente mo mapera, edi mas magandang control naman ang gagawin mo doon sa forward reverse niya. Ganun yan. Hindi mo dapat sabihin na yung unang gawa mo ay pangit. Ang pangalawang gawa mo ay maganda. Kasi nagdidepende tayo sa kliyente. Yun lang ang payo ko sa mga baguhan. Magiging humble kayo. Matuto kayong tumanggap ng challenge ng iba. Lalo na sa mga may marami ng alam. Ang tao kasi na tumatanggap sa challenge ng iba, the more yan na mag-grow. Kung gusto nyo mag-grow, tumanggap kayo ng challenge ng iba. Pag umangat na yung ano natin, yung kaalaman natin sa electrical, huwag nating hamakin yung mga baguhan. Isipin natin guys na doon din tayo nang galing. Yun na ang payo ko sa inyong mga electrical technician at sa mga electrician. Pero bago natin pag-usapan ng actual diagramming, nais ko magpapasalamat sa mga viewers na patuloy na nanonood sa aking channel. Maraming salamat na pala sa inyo. Ngayon guys, proceed tayo na ating pag-aralan ang function ng diagram. Ang pag-usapan natin ngayon guys ay ang forward reverse using remote control. Ito yung remote switch relay natin guys, ang mother base. Tapos ito yung remote niya. Ito naman yung relay natin, relay 1. Ngayon, paglagyan natin ito ng power supply, itong line 1 at line 2 ng 24 volts natin, pati itong line 1 at line 2 ng 220 volts natin, pag i-on natin ito guys, magkakaroon to ng kuryente ngayon dito. Tatakbo ngayon ang R1 natin. Pagtakbo ng R1 natin, i-close to ng R1. Pag-close nito, ang kuryente ngayon tatakbo dito. Tatakbo ngayon ang forward natin. Pagtakbo ng forward natin, i-close to ng forward natin. I-close din ito ng forward. Ang kuryente ngayon dadaan dito. Tatakbo ang R2 natin. Pagtakbo ng R2 natin, i-close to ng R2 natin. Pag-close nito ng R2, i-open ito ng R2. I-close din ito ng R2. So, bali ang kuryente ngayon dadaan dito, mag-close to, tatakbo ang forward natin. Takbo din ang R2 natin. Pagpatayin mo ito, open to, pag-open ito, mamamatay ang forward natin. Still gumagana ang R2 natin. Ngayon, dahil naka-open to, naka-close ito, pagpindot natin ulit nito, pag-on natin, mag-close ulit,
ang kuryente dadaan dito, hindi na makadaan dito kasi ito open to. Ang kuryente ngayon dadaan dito ang kuryente. Pagtakbo ng reverse natin, i-close to ng reverse, ang kuryente dadaan dito. Ito naman, i-open to ng reverse, mamamatay ang R2 natin. Pagpatay ng R2, i-open niya to, i-close niya ito. Bali ang kuryente dumaan dito. Tatakbo ang reverse natin. Pagtakbo ng reverse natin, i-open din to ng reverse natin. Bali ang tumakbo ngayon, ang reverse natin, itong dalawa patay. Pag gumana ang forward, gagana din ang R2 natin. Pag mamatay ang forward, mamamatay din ang R2 natin. Gagana ngayon ang reverse. Ngayon punta tayo na sa power circuit kung saan nakakabit yung motor. Ito ngayon yung forward reverse sa power circuit natin, guys. Ito na yung line 1, line 2, line 3. Ito yung symbols ng main circuit breaker natin. Ito yung contacts ng forward. Ito naman yung sa reverse. Ito naman yung overload relay natin. Ngayon, pag i-on natin tong circuit breaker, pag pindutin natin on ang remote, magko-close itong forward. Tatakbo ngayon ang kuryente dito. Gagana ang three-phase motor natin. Ngayon, pag i-off naman natin, mag-open ang contact ng forward, mamamatay ang three-phase motor natin. Pag pindot naman natin ulit, magko-close naman tong contact ng reverse. Gagana ngayon ang motor natin. Ang kuryente dadaan dito. Ito naman. Gagana ang motor natin na three-phase. Kasi ito mag-open to, ito naman ang magko-close. Ang reverse kasi guys, mangyayari yan pag itong dalawa magkabaliktad. Kung ibaliktad mo itong kahit saan sa kanila dito, magre-reverse ang motor natin. Ganun lang ang function nito guys. Bago tayo mag-umpisa sa actual wiring, alamin muna natin yung device na ating gagamitin. Ito na yung remote switch relay natin. Ito siya. Kasama na rin itong remote control natin. Ito naman yung relay 1 natin. Ito siya. Ito naman yung forward natin na contactor. Ito siya. Ito naman yung reverse na contactor natin. Mayroon silang indication. Ito naman yung R2 natin na relay 2. Ito naman yung power supply natin sa 24 volts. Kasi yung relay natin at saka yung mother base ng remote is 24 volts. Ito naman yung power supply natin sa 220 volts. 3-phase 220 volts. Ito naman yung overload relay natin, normally closed. Nakikita nyo dito mayroong existing cable sa line to. Nilagyan ko na to ng wiring. Ang wawiringan na lang natin, ito dito siya at saka dito sa parting line 1. Ngayon guys, umpisahan na natin ang wiring. Ang una nating wawiringan ang line 1 papunta sa input. Positive to positive ng input. Ang kasunod naman yan, ang line 2 papunta sa input natin. Negative. Ang kasunod naman yan, lusot dito sa output. Output from A1. Dito guys, kahit magkabaliktad ang connection, walang problema. Ang kasunod naman yan, output papunta sa A2 natin. So ngayon guys, tapos na tayo dito sa 24 volts wiring. Ngayon proceed naman tayo sa 220 volts natin. Lagi po nating tatandaan guys, pag nagpe-perform tayo ng wiring, always nakapatay yung circuit breaker natin na 3-phase para hindi tayo makuryente. Ang sunod nating wawiringan from line 1 papunta sa normally open ng relay 1 natin. Lusot naman sa kabila,
From relay 1 natin papunta sa forward natin, normally open. Ngayon mag-jumper naman tayo from forward normally open papunta sa relay 2 natin normally close. Lusot naman dito sa kabila from forward normally open papunta ngayon sa relay 2 natin or R2 normally close. Ito yung interlocking natin guys na reverse normally close, forward normally close. Ngayon guys, maglagay tayo ng jumper sa forward normally open papunta ngayon sa reverse natin normally close. Lusot naman dito sa kabila from normally close ng reverse papunta sa forward natin A1. Kung makikita nyo ganito guys, consider to na A1, A2, A1, A2, A1, A2. Ang kasunod naman yan, mag-jumper naman tayo dito sa R2 natin, normally close, papunta ngayon sa reverse natin, normally open. From reverse normally open, maglagay tayo ng jumper papunta sa R2 natin normally open din. Lusot naman sa kabila from reverse normally open papunta sa R2 normally open din. Ngayon, maglagay naman tayo ng jumper dito sa reverse natin normally open, papunta sa forward natin normally close. Lusot naman dito sa kabila from forward normally close, papunta sa reverse A1 natin. Ngayon, maglagay tayo ngayon sa ng jumper sa R1 normally open papunta sa forward natin normally open. Maglagay naman tayo ng jumper sa forward normally open papunta sa R2 natin normally open din. Tapos lusot naman sa kabila from forward normally open papunta sa R2 natin normally open din. Ito yung sa reverse natin. Normally close. Ngayon, ang kasunod naman yan, maglagay naman tayo from forward normally open papunta sa reverse natin, normally close. Lusot naman sa kabila from reverse normally close papunta ngayon sa R2 natin A1. Ngayon, proceed tayo ngayon sa power circuit kung saan nakakabit yung motor. Bago tayo mag-proceed sa actual wiring kung saan nakakabit yung motor,
Lagi po nating tatandaan na always nakapatay yung circuit breaker natin para hindi tayo makuryente. Ito na yung forward reverse natin diagram, guys. Ito na yung line 1, line 2, line 3. Ito na yung line 1, line 2, line 3. Lusot naman dito sa kabila, ito yung circuit breaker natin or main circuit breaker natin. Ito naman yung forward natin na contacts. Ito siya. Ito din sa baba. Ito siya. Ito naman yung reverse natin. Ito siya. Ito naman yung sa baba. Ito siya. Overload relay natin, ito na siya. Three-phase motor natin, ito na siya. Lagi po natin tatandaan, guys, na ito ay first contact, second contact, third contact. Dito naman sa reverse, first contact, second contact, third contact. Ganun din dito sa baba. Ito yung sa line side ng circuit breaker natin, guys. Ito naman yung sa load side. From line 1, load side ng circuit breaker, papunta sa first contact ng forward. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan, from line 2 ng load side ng circuit breaker natin, papunta sa second contact ng forward natin. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod niyan, from line 3 sa load side ng circuit breaker natin, papunta sa third contact ng forward. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan, from first contact ng forward natin, papunta sa first contact din ng reverse natin. Ang kasunod naman, from second contact ng forward natin, papunta sa second contact din ng reverse natin. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan, from third contact ng forward natin, papunta sa third contact ng reverse natin. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan, dito naman tayo sa baba, from first contact ng forward, papunta sa third contact ng reverse natin. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan, from second contact ng forward natin, papunta sa second contact din ng reverse natin. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan, from third contact ng forward, papunta sa first contact ng reverse. Galing dito, papunta dito. Ito yung U natin, ito yung V, ito yung W. Ang U natin, ilagay natin sa first contact ng overload relay natin sa baba. Ang kasunod naman yan, ang V natin, ilagay natin sa baba din. Ang kasunod naman, ang W natin, ilagay din natin sa baba ng sa third contact ng overload relay natin. Tapos na tayo ngayon, guys. Ang operation nito, paki-on natin tong remote na on, tatakbo ang forward. Paki-off natin, mamamatay. Pag-i-on naman natin ulit, tatakbo ang reverse. Pag-i-off natin, mamamatay. Ganun ang procedure sa operation nito. Ngayon, i-on natin ang breaker. Try natin.
Ayan. Tapos i-off natin. Ang takbo ng motor guys is clockwise. Ngayon pag i-reverse natin, magka-counterclockwise siya. Try natin. Ayan. Off natin. Yan, nagka-counterclockwise siya. Pag forward clockwise ang rotation niya. Try natin. Off natin. So clockwise yung rotation niya. Pag mag-reverse naman, counterclockwise. Try natin. Off natin. Ayan, counterclockwise yung rotation ng motor. Para sa baguhan pa lang sa aking channel, maaari po kayong mag-subscribe. Paki-press na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod kong video. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.